Hi, I'm Barbie Atienza, inviting you to watch Business and Beyond every Friday night at 8:30 on IBC 13 and on Sunday at 10 a.m. on PDV 4. See you. This week, we feature a concept store that promotes sustainable lifestyle. Meet a world-class Filipino fashion designer. Learn the benefits of personality development and image enhancement, and relish the taste of a dish called Golden Goose. I'm Barbie Atienza, and this is Business and Beyond. A concept store with products that are good for your health, cares for the environment, and supports Filipino culture and tradition. Let's find out more about Echo Store's sustainable lifestyle. Maraming nagtatanong ano yung sustainable lifestyle. So ang Echo Store, kami ay isang lugar or what you'd say is a retail shop na marami tayong mga gamit na ginagamit natin sa araw-araw. When we say lifestyle, lahat ng pangangailangan mo. Ina-encourage namin na ang piliin ng tao ay yung mga products na kumbaga responsible or sustainable. Kaya namin siya tinawag na Echo Store. Yung E ang meaning niya environment. Yung C naman ang meaning niya ay community. H, we want to call it now health. And O is organization. So kailangan namin ng cooperation ng ibang mga grupo at hindi lang kami, in achieving our goals to offer products for a sustainable lifestyle. Sino yung mga founders ng company? Kami ay nag-umpisa noong 2008. Kaming tatlo magkakaibigan, si Jeannie Javelosa, si Rina Francisco, at ako. Si Jeannie, she's more of a, artist. Ang nakita kong importante si Jeannie, marami siyang alam sa ating kultura kasi nag-work siya sa NCCA or National Commission for Culture and the Arts. Si Rina naman, graphic artist. So sa mga packaging, ganun. And mahilig siya sa pagkain. At ako naman ang in-charge sa, siyempre, marketing. When we started, wala pang ganito. Wala pang lugar na pwede kang bumili ng everything you need. Kaya namin naisip na itayo itong Echo Store. Nag-umpisa kami sa Serendra, tapos nandun kami sa may driveway sa Serendra. And then, immediately after, in-offer kami ng podium. So, nandun pa rin kami sa Podium Mall. And then, we found a place in Salcedo Village, kung saan nandito tayo ngayon. And we have in Centris Walk, Glorieta. And then, maganda, meron na rin sa Cebu, Davao, and Cagayan de Oro. Lahat nung parang nasa organic lifestyle or lahat nung naghahanap ng mga organic vegetables, healthy food, parang nakikita nila na kahit walang market, pagpunta nila sa Echo, parang kami naging everyday market na nila. Marami nagtatanong bakit namin inimpisahan tong negosyo na to. Una, yung mga detractor sabi, "Uy, kikita ba kayo dyan?" Sabi ko, hindi naman to sa kita lang. Kailangan natin to eh. Our advocacy is really to share what we know at yung mga natututunan namin sa aming pananaliksik at saka sa pagbiyahe namin around the country. Marami kaming nakikilala ng mga farmers, mga women entrepreneurs na hindi naman madala yung produkto nila sa market kasi malayo sila. Kami na yung nagdadala through organizations ng mga produkto nila sa Manila and now in our provincial branches also. So nung nag-umpisa kami, Echo Store yan at saka cafe. Kasi sabi namin, paano nilang malalaman masarap yung coffee kung hindi natin lulutuin yung coffee? Or paano nilang malalaman na masarap yung salad kung hindi natin i-offer sa cafe, bawang lechugas, ganyan. So sabi namin, dapat may cafe component to begin with. But the things we use in the Echo Cafe, we grow it in our Echo Farms sa Amadeo, Cavite. Grino-grow namin dun yung mga favorite namin vegetables. Siyempre kasi, I always believe, you have to like what you're selling. You have to believe in what you're selling. Alam mo, marami tayong magagandang produkto. Yung iba, hindi pa sila nakaka-scale up kasi syempre kailangan mo malaking kapital. Pero like we have the honey-based products, we have yung mga virgin coconut oil-based products, no?
yung mga produkto na yan ay mga maliliit na laboratories na wala naman silang advertising, wala silang budget para mag-advertise sa mga newspaper. So, tinutulungan namin sila by offering it in our store and we offer it online. So, sa www.ecostore.ph, pwede kang mamili online. So, natutulungan namin yung mga small producers na may offer ang kanilang produkto hindi lang sa aming brick and mortar stores, kundi pati sa e-commerce. Pag sinabi nating Eco Store, siya talaga yung mga gamit pang laba, shampoo, mga pampabango ng bahay, even dog shampoo, meron kami. Lahat yan nasa store. Yung market, hiniwalay namin siya para sa lahat ng kinakain or lahat ng kinokonsumo ng tao. From cashew nuts to peanut butter, to gulay, vegetables, ice cream. Meron kaming prepared foods rin, prepared mushroom burger, tofu patties. Marami na ngayon ang taong gustong bilhin na hindi mo makikita sa ibang mga supermarkets o mga grocery. Eco Cafe namin, syempre nag-umpisa yung menu sa mga gusto namin kainin. Unang-una, yung mga gusto namin inumin, coffee. So we have 100% Philippine coffee. Kasi sa Eco Cafe, we also promote the community and the culture. Tapos, syempre, nung nabanggit ko mga salads, dahil galing yan sa farm namin, so alam namin organic siya. Ginagamit rin namin yung mga produkto ng ating mga communities, like guava jelly, ganun. Sinasama namin siya sa recipes para ang tao, pagkakain niya sa Eco Cafe, pwede niyang iuwi yung mga ingredients to do it at home. And we share the recipes and all. Kasi ngayon, sharing economy na eh. Hindi na pwedeng kailangan dito mo lang kainin yan. Pagkakain mo sa Eco Cafe, pwede mo rin iuwi sa bahay. Lahat ng mga nagpapatulong na magtayo ng negosyo, ang sinasabi ko parate, kailangan sustainable yung negosyo mo. In other words, hindi yung one time, big time. Sana po maimbitahan namin kayo na pumunta sa aming mga stores. So we have in Serendra, Podium Mall, Glorieta, Salcedo Village sa Makati, sa Ayala Center Cebu, sa Streetscape, Davao City, at saka Cagayan de Oro. Pero kung ayaw nyo po mag-parking, meron kaming Metromart PH, nandyan din kami sa Food Panda, lahat po pinapadali na natin. And of course, you can also find us online, ecostore.ph. So I'm very thrilled right now because I'm going to meet an awesome designer. Her name is Happy Andrada.